Ano nga ba ang palatandaan na ikaw ay hindi pinili ng Diyos? Yan yung ating alamin sa video na ito. Tandaan nyo ito mga kapatid na noon pa man, yung mga tao ay pinili na ng Diyos. So ibig sabihin yan, bago palikhain ng lahat, bago pa ipanganak ang mga tao, meron nang pinili yung Diyos. Basahin natin yung Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Malinaw na dito sinasabi ng Biblia na noon pa man, mapa-individual man yan o grupo, pinili na ng Diyos kung sino yung mga pinili niya. Ngayon alam naman natin na yung ating Diyos hindi yan nalilimitahan sa kanyang mga kaalaman at alam natin na makapangyarihan yung ating Diyos. So ibig sabihin yan, alam niya yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Ang point ko dito, yung Diyos natin, alam niya na kung sino yung mga tao na pipili sa kanya. So dahil doon, kung sino yung mga pipili sa ating Diyos, yun yung pipiliin ng Diyos. So ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, dahil alam ng Diyos na pipiliin mo siya, bago ka palang ipanganak, pinili ka na ng Diyos. Kasi alam niya na pipiliin mo siya sa time na ikaw ay ipanganak o kaya man mabuhay ka sa mundo na ito. So alam ng Diyos na pipiliin mo ba siya o hindi bago ka palang ipanganak sa mundo na ito. Ngayon, ang choice ay nasa tao. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para tayo ay mamili. So hindi tayo parang mga robot na parang kung ano lang yung gusto ng Diyos sa atin ay yun yung gagawin niya para sa atin. So ngayon, kung pinili mo yung Diyos, noon pa man, bago ka palang ipanganak, nakita niya na napipiliin mo siya. At dahil nakita niya na pinili mo siya, pinili ka na ng Diyos before ka pang ipanganak. So ibig sabihin po mga kapatid, hindi lang po yung Diyos yung magde-decide sa pagpili niya sa mga tao. Meron din po tayong part doon. Sa totoo lang naman kasi mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat. Gusto niya na mapili ang lahat. Kaya lang ang nangyayari, marami mga tao hindi pinipili yung Diyos. So ang nangyayari, nagkakaroon ng kapahamakan para sa mga tao. So tandaan nyo mga kapatid na yung ating Panginoong Jesucristo, bumaba siya dito sa lupa para iligtas ang lahat. Ngayon, nasa tao na yon kung tatanggapin niya ba yung Panginoong Jesucristo. Ito nga yung sinasabi sa Hebrews chapter 2 verse 9. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Basahin din natin yung Titus chapter 2 verse 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang ating Diyos nag-o-offer siya ng kaligtasan para sa lahat, hindi lang po para sa mga pinili niya. Ngayon mga kapatid, kung pipiliin mo yung ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin lang yan, pinili ka na ng Diyos. So tandaan nyo lang ito mga kapatid, na yung pananampalataya nyo sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagsunod nyo sa ating Panginoong Jesucristo, yan yung palatandaan na kayo ay pinili ng Diyos. So huwag kayo malilito, alam na ng Diyos na pipiliin nyo siya bago pa kayo ipanganak. So dahil pinili nyo yung Diyos, noon pa man, pinili na kayo ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon, dahil pinili kayo ng Diyos, ibig sabihin yan, meron kayong gagawin para sa ating Diyos. Hindi lang yan matatapos sa kaligtasan. Kasi ang akala ng ilan, kapag naligtas na sila, yun na yun. Ibig sabihin, pinili na sila ng Diyos. Pero hindi mga kapatid, lahat ng pinili ng Diyos, meron silang gagawin para sa ating Diyos. Kaya kapag pinili ka ng ating Diyos sa kaligtasan, ibig sabihin lang yan, pagkatapos mong maligtas, dapat gawin mo yung kalooban ng Diyos. Kasi once na ginawa mo yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, pinapakita mo na talagang ikaw ay pinili ng Diyos. Yung patunay na ikaw ay pinili ng Diyos, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung mga mabubuting gawa na ginagawa mo dito sa mundo na ito. Kailangan dapat makita sa iyo yan bilang tunay na mananampalataya at tunay na pinili ng Diyos. Kasi ang tunay na pinili ng Diyos, gumagawa para kay Kristo. Sa totoo lang, napakaraming utos ng ating Diyos sa Bible. Pero yung ating Panginoong Jesucristo, nagbigay lang siya ng dalawang utos na dapat gawin natin bilang mga pinili niya. Basahin natin yung Mark chapter 12 verse 30 to 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Bagamat ito ay dalawang utos lang, nakapaloob na dyan yung lahat ng utos ng Diyos na dapat gawin mo sa mundo na ito. Ibig sabihin, dapat syempre mahalin mo yung ating Diyos. Yan yung kauna-unahan. Once na minahal mo yung ating Diyos, ibig sabihin, susundin mo yung mga kalooban niya. Lahat ng gusto ng Diyos ay gagawin mo. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. At syempre bukod dyan, dapat mahalin mo rin yung mga taong nakapaligid sa'yo. Ibig sabihin yan, tulungan mo sila, akayin mo sila sa ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, syempre, ibahagi mo yung magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Nang sa ganon, maipapakita mo yung pagmamahal mo sa kanila.
So kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos at sa lahat ng ginagawa mo, napaparangalan yung ating Diyos, ibig sabihin lang yan, pinili mo yung Diyos at pinili ka ng Diyos. So buo sa pagpili ng Diyos sa'yo sa kaligtasan, pinili ka rin ng Diyos noon pa man sa mga gagawin mo para sa Kanya. Kasi once na ikaw ay niligtas na ng Diyos, meron at merong ipapagawa yung Diyos sa inyo. At meron kang gagawin para sa ating Diyos. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So kung di mo pinili yung Diyos, ibig sabihin lang niyan, wala kang kaligtasan. At kung wala kang kaligtasan, wala kang gagawin para sa ating Panginoong Diyos. Yung mga gagawa lang para sa ating Diyos ay yung mga pinili ng ating Diyos. Kaya tandaan niyo mga kapatid, kung kayo ay nanampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, dapat namumuhay na kayo ng may kabanalan at kayo ay lumalayo na sa kasalanan. Dapat lang talaga na mayroong pagbabago na nakikita sa atin once na tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan yung ebidensya na talagang kayo ay pinili ng ating Diyos. Yung mga tao na hindi pinili ng Diyos, yan ay nakapokus sa sistema ng mundo. Pero yung mga taong pinili ng Diyos, nakapokus yan sa mga makalangit na bagay. So bilang mga pinili ng Diyos, tandaan nyo po mga kapatid, hindi yan exempted sa kasalanan. Ibig sabihin, kahit pinili yan ng Diyos, nagkakasala pa rin yan. At may mga nagagawa pa rin yung mga bagay na maaaring minsan ay hindi tama. Pero mga kapatid, ang mga taong pinili, kung yan ay nagkasala, yan ay bumabalik sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo at higit sa lahat, binabago yung buhay araw-araw. Kasi mga kapatid, kung hindi ka pinili ng Diyos, kung magkakasala ka man, imbis na mapalapit ka sa Diyos, palayo ka ng palayo sa Diyos. Kahit sabihin mo, nakilala mo yung Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapatid, na hindi lahat ng tao na tumatawag sa ating Diyos ay pinili ng Diyos. At hindi lahat nakilala yung ating Panginoong Jesucristo ay pinili ng Diyos. Ang mga pinili lang ng ating Diyos ay yung mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So kung kayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, malinaw kayo ay pinili ng Diyos. At kung kayo ay nasa kalooban ng Diyos ngayon, kayo ay pinili ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat palagi kayong maging masaya at palagi kayong magkaroon ng pag-asa sa inyong mga buhay. Kasi kayo ay pinili ng Diyos. Hindi po lahat ay pinili ng Diyos. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, dapat kung pinili na kayo ng Diyos noon pa man, dapat piliin niyo pa rin yung Diyos araw-araw. So kung alam niyo sa inyong mga sarili na kayo ay pinili ng Diyos, tandaan nyo, dapat hindi kayo matakot at dapat hindi kayo mangamba. Kasi mga kapatid, kung pinili kayo ng Diyos, ibig sabihin lang yan, tagumpay na kayo sa lahat ng mga bagay. Ano man mga pagdaanan nyo, ano man yung mga pagsubok na harapin nyo, bago nyo papagdaanan yung mga yan, dahil pinili na kayo ng Diyos noon pa man, kayo ay tagumpay na rin noon pa man. Bago pa dumating yung mga labanan sa buhay nyo, pinili na kayo ng Diyos na manalo at magtagumpay sa mga bagay na yan. Kaya dapat hindi kayo matakot kasi kayo ay nasa side ng ating Panginoong Jesucristo. Ano mang mangyari sa buhay nyo, meron na kayong katagumpayan. At hindi lang po yun, syempre, meron na rin kayong buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.